What's up guys, welcome back to my channel Z Beta. So for this video, pag-usapan natin yung mga dapat gawin lalo na ngayong tag-ulan. Ano ba yung mga dapat natin gawin sa mga isda natin? Alam naman natin na pag malamig, prone sa sakit ang mga isda natin. So bigay tayo ng mga tips. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Subscribe, ding dong, ding dong. So yun guys, bago tinumpisahan natin tong topic natin ngayon, shout out muna kay Sir Kenneth Rimas para sa napakagandang flower horn na to. So kay Sir Kenneth Rimas ko nakuha tong flower horn na to. At syempre shout out din kila Robby Rajote, Raisel Inyosa Samora Jr. at kay Carl Mendez. Thank you sir sa pagsubaybay sa aking Z Beta Vlog. Tsaka as of now, 825 subscriber na tayo. So sa mga bagong subscriber natin, thank you sa pag-subscribe sa Z Beta. At asahan yung mas gagawin ko pang makabulhan itong mga content ko. Sa bago lang sa channel ko, mga alaga ko nga pala is Beta, Guppy, Double Swordtail. At syempre ito, pinapakita ko ngayon na as background ko ngayon is Flower Horn. So ngayon, umpisa na natin yung topic natin. At ito yung mga tips ko ngayong tag-ulan. Yung tip number 1 ko is proper feeding ng mga isda. Mahina kasi yung metabolismo nila lalo na malamig. Matagal nilang matunaw yung mga pagkain. Tapos sa pagpapakain, dapat isang beses lang sa isang araw kung magpakain. Kapag nasobaran ka kayo sa pagpapakain sa kanila, lalo na malamig, nahihiraman silang matunawan. At syempre, pag hindi nila natunaw yung pagkain agad, pwede silang magkasakit at maging matamlay yung mga isda natin at magiging stress sila. Tip number 2 ko naman is maintenance ng tank natin. Panatilihin nating maninis yung tank ng mga isda natin. I-siphon out natin yung mga pagkain hindi nila nakain at syempre yung mga dumi ng mga isda natin. Tapos yung nabawas naman natin tubig, kunyari 10% yung nabawas natin tubig, dapat 10% lang din yung idadagdag natin tubig. Kapag malinis kasi yung tank natin, maiiwasan natin magkaroon ng sakit yung mga isda natin. Kapag hindi kasi natin tinanggal yung mga dumi nila sa tank, dun mag-uumpisa yung mga bakterya na pwede nilang makuha at magkaroon sila ng sakit. Tip number 3 ko naman is prevention. So ika nga nila, prevention is better than cure. Syempre kapag nagdagdag ka ng tubig galing sa paglinis mo ng tank, huwag mong kakalimutan maglagay ng asin. Kasi yung asin, yun yung nagsisilbing antibacterial ng mga isda natin. Yung mga bakterya kasi, guys, hindi nila kayang mabuhay sa maalat na tubig. Kaya mahalaga talaga yung paglalagay natin ng rock salt sa mga tank natin. So yun guys, bago ko ibigay sa inyo yung huling tag-ulan tips ko, disclaimer lang. So guys, nag-research ako and syempre, inaral ko rin to sa mga ibang hobbies breeder kung paano nila nalalagpasan tong tag-ulan. At syempre, lahat ng mga inaral ko sa mga ibang hobbies ay inapply ko naman dito sa aquayard ko. Kaya ito ngayon, sinishare ko rin sa inyo yung mga natutunan ko para mas tumagal yung buhay ng mga alaga nating isda. So yung last natin na tag-ulan tips, number 4, lagyan natin ng aquatic plants. Kasi yung aquatic plants, sila yung nag-absorb ng ammonia at nitrogen na delikado sa mga isda natin. At syempre, sila rin yung nagbibigay ng oxygen. Lalo na sa mga betta fish natin, guppy fish, mahalaga yung meron silang aquatic plants. Kasi yung
alam naman yung beta, gusto nila calm water lang. So, hindi sila pwedeng lagyan ng mga aerator na malakas kasi nga pwede silang ma-stress. Kaya ang pinaka mabisang gawin is maglagay tayo ng mga aquatic plants sa kanila. Same na rin sa mga gapi natin. Tapos yan guys, nakikita nyo naman yung flower horn ko. Yan, meron siyang aerator, tapos meron siyang aquatic plant na Amazon sword. Tapos guys, ipakilala ko na rin sa inyo, itong pangalan na itong flower horn ko ay si Hydro. So, nung kinuha ko talaga to, dalawa silang flower horn. Yung isa, na-stress sa biyahe, ayun, namatay. At siya rin yung kauna-unahan kong monster fish. Kasi alam niyo naman, mga alaga ko lang dito is betta, guppy, double swordtail lang. Tapos, kay Sir Kenneth, 2 months old pa lang siya, going 3 months siya ngayong August 7. Siyempre guys, papalabas natin yung full potential nito. Araw-araw ko ito binibideoan para makita natin yung glow up nito ni Hydro. Siyempre gagawa na rin tayo ng content kung paano ba mag-alaga ng flower horn at kung ano yung mga basic natin dapat malaman sa flower horn. So sa pagpapakain ko nga pala sa kanya, ito pinapakain ko sa kanya, Okiko, yung extra large na. So yun guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Salamat sa panonood. At syempre, kung nagustuhan nyo, hit nyo naman yung like button. And subscribe na sa mga hindi pa nakasubscribe. Share yung video. Click the notification bell para lagi kayong updated sa bago kong video. So what can I say? Z-Ben out.